Yun! Basta mga bro, throwback muna tayo mga kapatid at balikan natin ang laro kung saan naging popular at naging alamat ang nagliliyab na kamay ni El Granada Gardavid at ang tira na bumago at nagligtas sa kanyang karera noon sa PBA. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel bilang suporta at hit mo na rin ang notification bell button. Maraming salamat kapatid. Sa mga professional basketball player like sa NBA, yung senaryo na naging matagumpay ang karir mo, hindi mo rin basta-basta makukuha mga ito, kundi dahil sa mga galing ng mga naging kakampi mo. Patulad nung kay LeBron James nung nailigtas ang kanyang legacy nila Ray Allen, Dwayne Wade at Chris Bosh, kay Michael Jordan noon katulong sila Scottie Pippen at Dennis Rodman, kay Kobe katulong si Shaquille O'Neal at nung time nila ni Pau Gasol, at nung paglipat ni Kevin Durant papuntang Golden State Warriors. Dito naman sa atin sa PBA kay Flying A, Johnny Abarrientos katulong sila Jojo Lastimosa at Bong Hawkins, nung time nung San Mig Kopi kay Idol James Shop, Mike Pingris at PJ Simon, at marami pang iba. Meron talagang nagliligtas ng legacy ng isang magaling na player. Katulad din ito na nangyari kay Idol Gardavid. Huh? Oh bro, merong ganong senaryo sa karir ni El Granada. Although, hindi siya nakatikim kahit na isang championship sa PBA. Pero ang narating ng isang Gardavid sa larangan ng basketball ay higit pa sa dami ng championship ng isang bangkong player sa PBA. For example, after nilang talunin ng Bimig, ay nagtuloy-tuloy sila hanggang finals. Pero tinalo sila ng powerhouse team noon ng Token Text, pero naging best player of the conference at nag-runner-up din sa MVP nung season din na yon. Nandyan din yung nakasama siya sa Gilas Pool noong 2012 na lumaban sa Jones Cup at nanalo ng gold, at sa Gilas din noong 2013 na nag-qualify para sa World Cup na gaganapin sa Spain noong 2014. Simula noon ay dumami pa ang opportunity sa karir ni El Granada. Di man nakatikim ng championship, pero isa siya sa nagningning ang karir sa PBA. At dahil yun, sa tira na ito. Noong magkasunod-sunod ang pasok ng tira ni Idol Gary at sinasabi niyang nag-aapoy na ang kanyang mga kamay sa last 2 minutes ng laban at tumiretso sa overtime, lumamang sila dito ng hanggang 8, 125 to 117 at may natitira pang 1 and 48 seconds. Pero nilabas dito si Idol Gary ni Coach Bo Perasol at unti-unting nahabol ng bimig at naibaba pa ito sa 2 puntos at may natitira pang 45 seconds. At dito na lumabas mga bro ang nanggigigil lang si Marshall Lassiter para sa dagger 3-point basket at nagselyo ng panalo ng Powerade Tigers at naging susi para maging alamat ang nagliliyab ng mga kamay ni El Granada Gardavid. Sa tingin nyo mga bro, kung hindi kaya naipasok ni Marshall Lassiter yung tira na yon at natalo pa sila ng bimig, naging mas masalimuot ba ang karir ni El Granada? Pero big credits talaga dito si Idol Gardavid kay Marshall Lassiter eh. Kahit pa, nasuntok siya ni JB Casio after nung laban. What?